Ayun mga karilos, mga katao, meron nga pala ako dito Suzuki Rider FI150 na na-duplicate kanina. Tuturuan ko nga pala kayo kung paano maglagay ng magnet nito. So yung magnet nito guys ay pahiga, hindi katulad ng mga common na magnet natin na patayo ang paglagay. So ayan, meron akong magnet tracer dito, dinedetect ko kung dumidikit man ba siya o lumalaban. So hinahanap ko pa yung magnet kung nasa saan banda. So ayan, na-check ko na kung nasa saan yung magnet. Ito, nag-trace ako, hindi dumidikit at yun dumidikit. So ayan, kukunin ko yung magnet at ilalagay ko yung part na pareho sila. So yan, tapos itutulak natin. Yan, ibabaon. Yan, binabaon ko na. So yung pagbaon nga pala ng magnet ay dapat ay hindi masyadong baon na baon, kasi mahirapan kayo niyan kapag masyadong baon. So yan ha, ititrace natin kung dumidikit kung pareho. So yan, so hindi siya dumidikit. At yan, yan, dumidikit na. So hanapin ko naman yung part na may lumalaban. Yan. Sa kabila rin, yan. At sa kabila, yun, nakita ko na yung dalawang part na hindi siya dumidikit. So, nahulog yung ating magnet tracer. So, check ulit natin kung nasa yung banda. So, yan, lumalaban. So, kukunin ko yung magnet na tracer na positive. Yan, para hindi siya mahirapan ng paglalagay. So, yan, ilalagay natin yan siya dyan. Yan. Ibabaon nyo lang gamit ang kuko or pag nahirapan kayo, gumamit na lang kayo ng iba. Pwede martilyo kung gusto nyo. So, yan. At yung paglalagay ko nga pala rito ay napamali ako guys, no? Napatayo yung magnet. So, sinusungkit ko pa at itinulak ko muna pala yung isa. So, yan. Napatayo. So, kukuha ako dyan pala ng pasungkit para makuha kasi hindi siya sumasama sa magnet tracer. So, yan. Kumuha ko ng tweezer. Yan. Kukuha ko ng tweezer, binunod ko ulit. Yan. Tapos, ititrace ko ulit yan ng magnet tracer. Yan. Kikita nyo sa video na lalagyan natin yan ng magnet tracer para makuha ang magnet. So, yan. Nakuha na. Tapos, ilalagay ko lang doon sa side na lagay niya. At itinula ko lang ng kuko. So, pagkatapos, itutula ko pa rin yan gamit yung magnet tracer. Yan. Tapos, itutula ko pa rin yan gamit yung kikil na maliit. Yan. So, hindi dapat lubog na lubog guys, ah, para hindi kayo magka-problema. Saka nga pala, i-check nyo yung tamang part ng ating magnet sa paglalagay bago natin ibigay sa customer para hindi tayo magkamali. So, ang pag-trace nyan guys, nasa gilid, hindi nasa sa ibabaw, no? So, yan lang yung paglalagay nyan para sakto yung inyong paglalagay ng magnet. So, yun nga pala, may magtatanong dyan ng iba, yung magnet tracer natin ay sarili ko lang gawa, hindi ko po yung binili. So, kung wala kayong magnet tracer, meron naman magnet, pwede nyo rin yan gamitin. Salamat!